Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, it's another series ng ating SEO expert in just 7 days. Yay! So, if you can see, meron tayo ditong GTmetrix at sabi niya dito sa atin, SSL certificate for this site is not trusted in all webs. Then i-analyze natin. Analyze din tayo dito, guys, kasi it's all about page speed yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, so sige nga, subukan nga natin. Paano ba natin ito gagawin? Okay. So sabi niya, hindi to trusted sa all web all web browsers. So ngayon guys, I'm going to share something with you all. Kasi 'di ba, yung site talaga natin is ang Wondergala. Ayan, if nakikita niyo, masyado siyang loading. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng theme. So, yung theme, guys, yung mukha ng ating website. Kasi nga, super, ano, a short story lang about Wondergala. Wondergala is actually my personal blog about travel. Then, nag-start kasi ako nung mag-invite ng mga, ano, ng mga writers dito sa ating Wondergala. Kasi yung mga writers, yun yung mga students din natin na sumasali sa ating masterclass para magkaroon siya ng kaalaman tungkol sa SEO. Tapos, itong si Wondergala, ino-offer ko sa kanila, ginagawan ko sa account dito, tapos, gagawin ng content para sa kanilang pag-practice. Hanggang sa dumami yung ating blog post about sa travel. Kasi, nung nakaraan, sabi ko, gawa kayo ng SEO content. Pero, they don't know how to do that. Tapos, they are not interested kasi nga, SEO mahirap gawin. Pero, sinabi ko, okay, gawa ka ng travel blog post. Pag sinabing travel blog post, ala, ang dami nila guys. Masyado silang interested masyado sa travel. Kaya dumaming yung ating blog post sa Wondergala. So, for today's vlog, let's talk about page speed. Kasi nga, sabi niya dito, 19 yung kaniyang page speed sa mobile at 69 naman sa desktop. Pero kanina, yung ating video, paano ba yun kanina? Hindi natin alam kung meron tayong record dito kanina. Pero kanina kasi talaga guys, masyado siyang mababa. Mababa. Tingnan nyo, hindi ko natuloy alam kung may ano ba dito. May record ba si Wondergala dito? Pero dito, i-analyze natin. Titingnan natin kung magkakaroon tayo ng data. Pero ayan guys, if you can see, 69 yung ating desktop, tapos yung mobile natin ay 19, which is very poor. According to others, pati na rin si Google, ina-advise ni Google na kailangan yung page speed mo ay mabilis. Kasi pag hindi mabilis yung page speed mo, ibig sabihin nun, there's something wrong sa yung website, hindi mo siya naayos, malalaki yung images, tapos, alam nyo na, pag mabagal yung website nyo, pag ganyan, too worrying, i-close ka agad yan ni user. Pag i-close yan ni user, tataas yung inyong bounce rate. So, doon manggagaling yung bounce rate sa pag-exit ni user. So, ngayon, kung nakikita nyo, meron akong screen share dito. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-change tayo ng theme dito sa ating wondergala.com. Pag-change naman ng theme, guys, of course, all you need to do is to go here sa themes. Mamimili lang tayo ng theme kasi we don't like this. Kasi sobrang boring na niya dahil sobrang log. Sobrang lag pa din yung ating ano. Sobrang lag pa din yung ating website. Ayaw niya guys, something wrong sa ating SSL, hindi natin naayos ng mabuti. Pero, balik tayo dito sa ating site. Para mag-change ng theme, syempre punta ka lang sa dashboard ni Wondergala, tapos click mo itong themes, tapos ito kasi yung currently newspaper
Then, maghanap lang ako dito ng theme na aangkop sa ating, wala, ba't hindi siya ma-add? Ay, na-add. Aangkop sa ating kagustuhan. I want very, very simple, easy to access, and at the same time, mabilis lang siyang basahin. Walang masyadong, ano ba, walang masyadong art-art. Walang masyadong art-art, tapos, click natin to add new theme. But ang hirap talaga ng internet ngayon. Dito kasi sa Davao, guys, maulan. So, dahil maulan dito, mabagal yung internet natin. Bakit ganito? Teka lang, ha? Nyari. So, during my weekend time, I am playing ML. Lagi akong namamatay. So, grabe yung pag-EML ko. Dumating na ako sa point na masakit na yung kamay ko. Ba't ayaw nito? Ayaw niya talaga. Ano daw? Dito tayo sa ad theme. Maghanap lang tayo ng very basic na theme. Tapos, titingnan natin kung mababawasan or i-increase yung ating page speed dito. So, yung goal lang naman natin ay kahit na 90, okay na sa akin yun. Kung ano-ano kasi yung mga plugins na ini-install ko dito sa aking site. So, ang bagal pa ng internet. Wait lang tayo konti, guys. So, pause muna natin to. So, yan, guys. This is it, Pansit. Ito yung mga theme na available. We would like to choose na lang kung ano yung mapipili natin. Pero, I want very, very simple. Dito lang siguro tayo sa popular. Gusto ko lang talaga, guys, yung simple lang talaga siya kasi ayaw ko na talaga siya ng maraming kacharcharan sa life. So, I want very simple. Yung puro ano lang ba, walang masyadong maraming text. 2011. Ano ba? Saan ba dito? Ano ba yung theme na pipiliin ko? Ano yung mapipili nyo dito sa theme? Wala dito. Business. Ay, ayoko nito. Gusto ko lang yung simple lang talaga. Maghanap ako dito ng latest. Ewan ko kung free ba to. Baka hindi ito free. Digital experience to grow. Nova. Ano ba yung ating gagawin dito sa ating news? Maybe ito na lang. Unox. Pwede yun. Wala na pa tayo ng iba pa. Kasi ayoko na siyang
masyadong maraming ano, masyadong maraming design ba para hindi siya babagal. I want very simple lang. Agency up. So, aha. So, siguro this one. E-commerce. Smart shopper. Plan your business. Siguro try natin to. And ayoko kasi na may mga ganito ganyan. Gusto ko yung simple lang. Parang may nahanap ako dun sa taas kanina. Parang ano lang siya ba? Normal vlog. Siguro ito lang. Pero sobrang namang pangit to, guys. Ano ba? Ano ba yung ating hanapin? Meron akong nahanap na isang website dito sa Sky News Wire. Nakita ko kanina, nakita ko yung theme nila. Flatly. Oh, flatly ito. So, I want this. Yan lang. Install natin to. 1-star lang yung rating niya. Pero, parang gusto-gusto ko siya. So, I want to install this and let's see how it will go sa ating vlog. So, mag-analyze ulit tayo, guys, and let's see how our new theme is look like. So, yan na siya, guys. Okay lang. Sige. Saglit lang, ha? Kasi, ano tayo? Maglalagay lang tayo ng, ano, mag-edit lang tayo konti. Padla lang tayo dito sa ating, kasi sobrang pangit na niya ngayon. Oh, diba? 93! Bongga! 98! Saan ka na? So, punta tayo ulit dito sa ating dashboard. Check natin sa GT Matrix. Punta tayo dito sa ating dashboard. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay punta tayo sa appearance. Then, check natin itong ating customize. Magko-customize tayo ngayon. Then, punta tayo dito sa ating site identity. Wonder Gala. Tara, gala tayo. Okay? So, okay na yan. Mm-hmm. Then, color. Okay, so color siguro natin ay color pink. Kasi girly tayo eh. So, I want pink. Okay, yung ganyang pink. Sige, okay na ako. Pero I need to copy the the font code. Sige, mas isa pa.
Yan. Okay. Then secondary theme color option. Maybe white. Okay, gray at saka pink. Okay, pwede na. Ay, balik ulit tayo sa colors. Header. So, ito yung header natin. So, yung color natin, header natin ay sige, try natin ang ano, ang pink. So, yun yung header natin, pero okay, black na lang. Tapos, background color, okay na ako dyan. Secondary color, okay na ako dyan. Then, balik tayo dito. Header image, background image, hindi na. Menu natin. Ito yung mga menu natin, main menu natin. Pero, lagay tayo ng top menu. Ayun, doon yung top menu natin sa taas. Okay. So, balik lang tayo dito sa ano, sa second, sa colors natin. Colors, ito, change natin to into black. Ayun, black yung sa taas. So, black at saka pink yung color natin. Then, balik tayo dito sa ating menu. Maghanap tayo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan i-edit yung menu. Later na lang. Itong widget naman, ayan, sidebar. So, later na lang din ito. Then, balik tayo dito sa homepage settings kasi ito yung importante. So, your latest post yung gusto kong palagay sa homepage. Kung ano yung latest blog post ko, siya yung lalabas. Like this, guys. Diba? Parang kamukha-kamukha siya nung ano, nung Sky News Wire. Then, I'm good na sa ganitong setup. Tapos, ano, all you need to do is to click publish. Ayan, oh, diba? Mabilis na siya. Diba talaga itong GT Matrix ba? So, I need to confirm sa aking web developer kung paano yung ano. Wala, nangyari. Ayan siya guys, wala lang siyang picture kasi nga di ba nag-update tayo ng ating blog. Nung nag-update tayo kasi ng ating blog, ang nangyari ay hindi siya na ano ba, hindi siya nadala lahat yung image niya. So kailangan nating i-upload ulit. Then afternoon guys, pagkatapos kong nag-change ng aking theme kasi sobrang ano, sobrang bagal ng ating theme. Ang gusto ko na ngayong mangyari ay i-edit na ito siya lahat. Tapos, punta lang tayo dito sa ating menu. Appearance ulit, tapos menu. Then, I would like to edit yung ganito natin dito sa taas. Sorry. Ano siya? Tumaas siya ulit. Kanyari nun. So, balito yung menu natin sa taas. Yung ilalagay natin dyan ay destination. Yan, 94 na. So, bali, ang ilagay natin sa taas, andito yung ating home, gift, tapos siguro dito naman sa baba, ano kaya dito? Mag-isipan ko muna. So, start here, blog, destination. So, pag-isipan ko muna. Balik muna tayo dito. So, ang sa taas, gift ideas, destination, food. So, bali doon sa second menu na lang itong mga food natin, destination at saka food. So, I would like to remove this. 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 So, si blog ay nandiyan sa taas at saka si contact us. So, ganun pa din. Top menu siya. So, save natin. Tapos, ayun. Bonggaysios na ito, guys. So, gift ideas, blog about us. So, ayan. So, tanggalin na lang din siguro natin yung isa, itong gift ideas, kasi magulo. So, wala na siyang category. Remove na lang natin.
Okay, so wala na siyang category, ganyan. Category niya na gift ideas. Remove na lang natin. Then, after that, gagawa ulit ako ng isa pang menu, yung sa header naman. Ito naman yung kanyang header. So, start here. Bali, i-remove natin to. Travel blog. Remove natin yan. I-remove natin to. Remove natin to. Okay. So, from here, maglalagay tayo ng home. Ilagay natin yan. Click natin itong home. Para ito yung ating homepage. Lagay natin dito sa taas. Then, itong trip ideas natin, i-remove natin. Culture, remove din natin. Then, remove din natin to. So, maglalagay tayo ngayon dito sa baba ng ating categories. So, ang ating categories are destinations, trips and takes, ito pala, gadget, food, news, resort, beauty, beach, beauty, ayan, trips and tricks. Doon natin ilagay yung trips and tricks at saka destination sa taas. Food, health, ano pa ba? Food, health, news, saka beauty. Sige, lagay na lang natin itong destination. Trips and tricks, travel essential, beach. Sige. So, yan na yun ating dito sa baba. Home, destination, trips and tricks. So, ito yung ating mga dyan sa baba. Then, i-click, pag mag-click tayo sa gadget, all post na related to gadget, ilalabas niya. Then, all ano na related sa food, ilalabas niya. And travel essential, ilalabas niya rin. And, yeah, pagdating niya sa home, wala, nag-error. Teka lang. Kailangan natin i-change itong home natin. Pagdating dito sa home natin, revise natin ang ating home. Remove na natin to. Maglalagay tayo ng custom link na lang. Tapos, and we will call this home. Then, lagay natin sa menu. Then, ilagay natin dito sa taas. Then, save natin yung menu. Then, rename natin. Ay, wag na lang natin i-rename. Then, ating i-reformat, i-refresh. Tapos, gadget. Tapos, ilagay natin dito. Tapos, i-analyze natin. So, nga itong ano, yung page speeds inside. Check na lang natin ulit. So, yan siya, guys. Yan siya. Ganun lang siya. Tapos pala, guys, kapag ka naglagay kayo ng plugin, syempre, may mga feature post tayo. Dito sa ating feature post, meron tayong tinatawag na plugin na kailangan nating i-install. Yung plugin pala na ating i-install para mag-compress ng ating site, ng ating website, ito auto-optimize, auto-clear, optimize cache, optimize criticalcss.com power apps. Ito yung tatlong plugin na in-install natin para mas mapabilis yung ating ito ating website. Mas mababa yung ating ano ngayon. Mas mababa na yung ating desktop. Kaya yun lang. Then, itong booking.com, we need to delete this kasi we don't need this anymore. Pero, try natin. Baka next year, mag-okay yung travel. Then, ito. Itong mga ganito, i-delete lang natin to. Delete lang natin yung mga hindi natin magagamit. Pati si Hello Dolly, i-delete natin. Tapos, ayan. Then, pagkatapos niyan, guys, delete lang din natin to. Tapos, ano na lang natin din. Itong mga kailangang update, auto-update natin to lagi. Let's say, this one. Para hindi na tayo masyadong mag-update-update ba. Ito,
Enable auto update, 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 update natin to lagi, update natin to lagi. Ay hala, delete na pala to eh. Na-delete na pala yan. Ay, wag na natin to. Tanggalin na natin itong SEO use and AMP. Kasi nag-ano tayo, diba? Nag-rankmat na tayo. Tanggalin natin to. Delete natin to. So, check natin tong simple, really simple SSL. Ano ba to? Activated our plugins. Install. HT access redirect. Stop editing. Simple. Save na lang natin yan. Pero kailangan natin itong i-confirm sa ating ano, sa ating friend na nag-ayos ng website. Kasi hindi rin tayo marunong, guys eh. So, yun lang guys. Yung pinakita ko sa inyo ay I think this is enough para malaman kung bakit mabagal yung website nyo. Most of the time kasi, yung website ay bumabagal talaga siya. Lalo na kapag marami kang images, yung theme mo ay sobrang bigat, at marami kang mga videos, so you need to compress it. And at the same time, kailangan mo talaga siyang ipa-improve para maiwasan mo yung mga malaking bounce rate. Pero sometimes, yung ating namang ano, yung ating, alam mo, yung ating user naman, viewers naman, ay gustong-gusto nila yung website na masyadong colorful, kumbaga. So, para magkaroon ka ng medyo magaan lang na website, yun, palitan mo, wag masyadong maraming images, at saka yung theme mo, very simple lang. Ayan siya. So, kasi nga, vlog naman itong ating site, so I think okay lang naman ito. Siguro kung mga web page na, ang mga web page natin ay related to business, so siguro mas maganda pag maganda yung design. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Pakihit na rin yung bell para ma-notify ka sa next upload ko. So, don't forget to try it also. Sana, ayun, sana may natutunan kayo. Bye guys! Thank you so much!